Yan. So, good morning. So, magbabalik ka ang workshop fix repair. Ayan. So, kumusta ang lahat? Kumusta po? Salamat po sa inyong pananood. So, ngayon, papakita ko ngayon yung may gagawin tayo. Galing ito ng Marabilis, Bataan. Bataan, Balanga City. Ayan. So, ito siya guys. So, GAT Express ang shipping. So, Marabilis, Bataan. So, buksan na natin. Hindi ko po siya nabubuksan. So, open natin kung ano siya, kung anong papareper sa atin. Wala pa tayong idea. So, hindi naman natin natatandaan lahat ng pinapagawa. Ayan. Okay. So, ang ating customer ay si Sir Raymar Canoy from Marabilis, Bataan. So, okay. Kaya itong paparepair niya. Cellphone. Computer parts. Video card. I think it's a video card. The shipping naman natin is video card eh. Pag mga ganito ang sizes. Kasi may laptop din eh. Hindi ko lang alam kung laptop o wala na to. Kasi may magpapaship sa atin ng laptop. Ayan. Okay. So, nabuksan na natin. So, Marabilis, Bataan. So, may mga tag name siya eh. Walang cellphone number. So, hindi nilagyan ni Sir. Ah, meron pala. Narito sa likod. Kunin natin ang cellphone number para hindi matanggal. So, masyado madikit. Okay, never mind. Maganda yung ginamit na tape. Tibay. Original siguro. Iba kasi madali lang matanggal eh. Ay, video card nga siya. Asus. So, may nakalagay dito 1050 Ti. Wala nakalagay na problema. So, nilagyan lang yan ng tape. Pangalan niya. Pero wala ang nakalagay na problem. So, GT Express. Okay, malinis siya. Malinis na malinis. So, ano nakalagay dito? Asus 4GB 1050 Ti. So, Asus pala siya. Asus. $10.50 Ti. 4GB. Ayan. So, ito yung i-re-refer natin. Asus. So, malinis na malinis siya. Wala siyang dumi sa harap. I think na-cleaning na siya. Okay. Check natin kung shorted ba siya? Night mode. Okay. Red proof to ground. Then yung 12 volts natin. So, hindi naman shorted. So, 9 volts. 9 millivolts. Taas ah. Okay, so external. So, wala pala siyang external. So, testing natin.
TBI ang gamitin natin. Okay, power on. So, on natin. On. On ba? Ay, natanggal. So, mali pala yung ating naka-on. Kaya hindi nag-on. So, power on. Yan. So, wala siyang display. So, naka-yellow lang yung kanyang. Okay, nakahang din ang numlock niya. Ayun, gumana na. Pero still no display. So, ito ay 1050 Ti. It takes a GTX. So, it is nga natin yung bira. Wala, nawala ang ano nyo. Wala ang display. Wala na yung ilaw sa numlock. Ayan, natuloy yan na. So yan guys, wala na yung ilaw sa numlock. Patay na natin. So, wala naman siyang missing parts. Inspection natin. Microscope. Okay, walang missing components. Pero malinis. Clean na clean. So, may mga test points sa likod dito. I-test natin yung test point. So, palitan na natin ito. HDMI naman. Maka may display sa HDMI. Okay, may test point siya. So, voltage yes.
Okay, on natin. So, nakauna. This point, 3 volts, 3.3. So, okay, available, 5 volts para sa gates. So, meron. Available. So, ito ay 3.3. Okay. So, 1.8 para sa matay. Bakit siya namatay? So, namatay ang ating, ano, power on. Matay siya. 1.8. Okay. Sa memory, 1.5 ba? Meron. May supply. Ah, nakalagay pala yung ating USB memory tester. Kaya siya namatay. Okay. Well, sorry. Remove natin. On na rin natin. Kaya pala siya namatay. Sa PIX, BTT. Available. 1 volts. Sa BTT, PIX. Sa GPU, voltage. Available din siya. Pero wala siyang display. Saksak ko nga itong USB na memory tester natin. Tingnan natin kung may reading. So, check ko lang siya, guys. Okay. So, iba ito. Iba? So, wala. Walang reading. Ibig sabihin, baka ang problema is sa mga gates. Supply ba ito? 1.8? Okay, meron. Okay. 11. Wala. Lumiban. Okay. So, kaya problema na ito. Try natin ang display port para makita natin. Baka kasi sa ano lang yung problem eh. Sa ibang port. DP port naman. Okay, power on. So, wala pa rin. Wala pa rin display. No display. Okay. Wala. Okay, nalinis na to. So, naano na rin ang VRAM. Ito. So, nagalaw na rin. Wala na thermal paste.
Bugbog na. Nabugbog na ang ano na ito, biram. May mga ano na siya, plaques. May mga plaques na. Pati GPU chip. Bugbog na. Marami ng plaques. Ayan o. Ano GPU na ito at may ganito? Ay, ano po, ano na ito guys? Ayan, mapansin nyo. May mark-mark na siya. Hindi ko alam kung dinikitan ito or ano. Parang dinikitan ng Mighty Band. Ayan, may tama. Ito. May crack siya guys. Ito. So may tama yung GPU chip guys, may butas. Ayan, may crack. Ito. Tama siya. So may mula tayong idea kung anong ginawa dito. Ito may mga puti-puti para idinikit. Yun lang ang problema natin. So, nanggaling na ito sa matinding sagupaan. Actually, present ang voltages niya. Naka-on siya lahat. So, all voltages present. Present ang voltages. So, bukak muna siyang linisin. Baka mapagana natin sa cleaning lang. Kasi nabugbog sa flux to. Then, I think tumaan sa repair. Ang mga biram niya kasi sa ilalim, maraming bara. Minsan, pag nilinis ko siya, gumagana pa siya eh. Kasi base naman sa mga parts, inspection natin. Wala namang nawawalang piyesa. So, except lang yung GPU chip may butas. I'm not sure kung nag-crack. Nag-crack lang siya dahil sa nadanggil o nadali ng unang nag-repair. So, mas maganda ang tingnan. Voltage checking. So, all gates. Kung shorted or not. Okay, present. This is the ground. Okay, gates. Okay naman. Wala naman shorted. Kasi may voltage sa ano to eh. VRAM. May 1 volts din tayo. Ito. One of this is 12 volts yata ito eh. I'm not sure. Pero hindi siya shorted. So ito yung controller niya. Yung fuse. So buo. Buo naman siya. Check natin yung mga capacitor na to. This is shorted. Pipe. Three. So, check natin.
So, itong isa na ito ay shorted. I think shorted siya. Balikta rin natin tester. Oh, shorted niya siguro. 5 lang siya. So, ito hindi naman. So, yun yung nakikita kong ano. So, kay 3. This is abuse. So, ito hindi naman shorted kasi may voltage. Sa VRAM natin. Capacitor. So, ito yung isa na nakita ko shorted. Ating GPU. So, meron tayong 3. So, 5. Okay, meron tayong 1 ohms. Okay. So, already present. So, ito yung alanganin. Check natin sa microscope ang isa. Nakikita akong shorted. So, tignan natin to. Ito ba ay shorted or not? Ito eh. So, ibig sabihin, nasa 2 ohms lang siya. 2 ohms. Pero capacitor, baliktaran. Subukan natin siyang tanggalin. Kung shorted ba siya o hindi. Okay, tanggalin natin kung may init yung ating GPU chip. Saksak natin. Okay, it's power on. So, hindi siya umiinit. May warm naman siya. Okay, present. 1 volt. This is at 12 volts. 1.8. This is a VRAM. Okay. Present siya. Ano ito? May init naman yung chip natin. Pero walang display. So, NVIDIA siya. Pero, hindi nag... Walang display. Sa memory reading natin. Memory tester. So, wala siya. Pero siya 1.8. So, ilipat natin display sa onboard. So, nagkakaroon niya ng display kapag not detected. Meron ba? So, wala. So, wala siyang display onboard. Ibig sabihin, detected yung ating GPU chip na naka-install. So, wala lang talagang display. Okay, power off natin. So, dahil dyan. So, pinagtataka ko dito. 1 ohms. 1 ohms. Okay. Ay.
meron tayong 2. Pero ito ay kasi sa GPU siya ay may 4. May 4 din siya. Two, four. Okay. Do you think this is shorted dun? So, linisin lang natin. Lilinisin ko lang ito, guys. So, di na natin show sa video yung cleaning. So, basic na yan, paglilinis. Tingnan natin kung gagana magkakaroon ng display. Okay? So, detected naman siya kasi sa onboard na ano natin, sa monitor. Wala naman siyang display. Ibig sabihin, detected yung ating GPU na nakasalpak sa ating PCIe slot. Okay? Okay. Inisin ko lang siya. So, yan. Tuloy tayo dun sa ating repair. Bali, to guys, I'm sharing ideas about regarding dito sa nare-repair natin. So, wala akong idea kung ito ay pinagpapalitan na ng piyasa ng mga nag-repairs. I don't know. Pero yung nirepair kasi natin is ano siya? May nauna nang nag-repair sa atin na gumalaw. So, hindi na tayo yung nakauna dito sa ating nirepair. So, kita nyo naman kanina. Then, nilinis ko siya. Ayan. So, upon check-in kasi, all voltages is complete. So, wala naman ako nakikitang problem dito sa nire-repair natin na GPU na ito. May mga supply siya, may voltages. Ayan, guys. So, dumako tayo sa BIOS, usapang BIOS. Ayan. So, ito guys, ay na-execute ko na nagsubok na akong mag-replace ng BIOS. Ayan. So, ito yung existing BIOS natin. Ayan. So, kung iaano natin to, pakita ko sa inyo kung ano yung problema nyo. So, ito yung problem kasi. So, guys, sabi ko sa inyo, hindi ko sure kung ano na ng ibang thickness yan. Pero I think, nagalaw na kasi siya. So, yun yung ano, malinis na eh. Ayan. So, ito yung BIOS. So, titingnan natin kung good itong BIOS na ito. So, na-try ko na siya guys, pero hindi ko siya napakita sa camera. Pero ipakita ko lang sa inyo, share ko lang sa inyo kung ano yung problema kapag sira yung BIOS. Kasi, dito, sa nire-repair natin na GPU, kung titingnan natin, this point, lahat kompleto. Engage, wala naman problema. So, may ilaw yung NumLux. Then, may ilaw naman, wala siyang display. So, siyempre, lahat kompleto. Wala namang corroded parts o anything. So, ang napansin ko, siyempre, dadako na tayo dun sa last option. I-declare natin na GPU yung sira. Eto guys, yung GPU nito, may crack. May crack sa kabilang side, sa dulo. Siguro, dahil nga nagalaw na, siguro tinamaan. Tapos, mayroon siyang scratch sa gitna. So, hindi naman natin sure kung yun ay overheating crack or what else. Ayan, so dadako tayo dun sa last option natin bago natin siya declare na GPU chip ang sira. Kompleto eh, may mga voltages. So, ito siya guys. Yung BIOS, lalagyan natin siya ng program. Okay? So, pakita ko sa inyo. So, go, punta tayo ng BIOS. Okay, screen tayo. Screen. Wala pa pala akong screen dito na recording screen. So, magad lang ako ah. Screen. Screen. Okay. So, nakalimutan ko. Wala nga pala tayong screen. Wait lang guys ha. Para may record natin, pakita ko sa inyo on screen. Okay. Ayan.
So, i-ano na natin, screen na natin. Kita nyo na ba? So, yun yung screen natin. So, ito yung BIOS. Diba? Gumagana ba? Screen. Ayan. So, parang hindi yata nagana sa screen. Ayun pala, gumagana pala. Ayan. So, ayan guys, nandito na tayo sa screen. So, BIOS. So, ilalagay ko na yung chip para mapakita ko sa inyo na kung bakit yung sinabi kong sira o dumako na tayo sa BIOS. Kasi wala na eh. May mga nauna nang tumingin sa atin, then kompleto naman yung voltages. Ayan. So, i-read natin ngayon siya. Papakita ko sa inyo kung bakit nasabi ko siya ang sira yung ating BIOS chip. Okay, read natin. Ayan guys, kung mapapansin nyo, kahit anong ayos natin dun sa chip, hindi siya binabasa. Ayan, kahit linisin ko siya dito, ayos ko yung position, so hindi pa rin siya binabasa. Ayan, so inayos ko ulit. Okay, run natin. Ayan, so hindi pa rin siya binabasa. Yan yung problema natin guys. Ngayon, dahil sa ganong problema, so, wala akong identity sa value ng chip, pero I think, ano to? Yung, kung mapansin nyo, yung unang basa ko kasi dito, binasa naman siya, saglitan. So, ito yung mga error natin, pinakauna kong ginawa. Ayan, guys, para recorded naman sa inyo. So, ito yung value ng chips natin. ISPW, ganyan. 40, mali 1.8 volt siya, yung supply. Ngayon, nag-try uli ako, nag-run. Ito na yung error niya, may mga error ulit. Yung napakaraming error niya bago mo siya mapagana. So, ngayon, dahil hindi na natin siya mabuksan, ayan. So, ang ginawa ko siya, guys, nagpalit na lang tayo ng BIOS chip. So, ngayon, pinalitan ko siya. Ito yung selected BIOS chip. Ayan. Kung mapansin nyo, 2.5 na yan. Hindi na yung kanina. Kasi yung nandito kanina is IS25WQ40. 0Q40. So, ito, hindi na siya. Daw, ano na siya? Ayan. Max. Ganyan. Etc. So, yan na yung ating pinalit na GPU. Na BIOS chip. So, ayan guys. Then, tinaray ko na lang siyang lagyan ng program. Ayan. Pansin nyo. Ayan. Nag-upload na ako ng program. So, nag-download na lang tayo sa ang site na pinuntahan natin ay ito. Hindi pala, so hindi ko alam kung bakit yung Windows Capture ay isa lang ang selection screen. So, hindi ko mapakita guys kasi kalagay ko lang nung ating Windows Capture. So, hindi ko pa ma-identify yung settings, baka mawala tayo sa recording. Ayan, so punta na lang tayo sa display, okay? Ayan, dahil in ano, declared natin sira yung chip. Tapos ngayon guys, sumuha na lang tayo dun sa kinagkuhanan ko na lang ng BIOS chip guys is dito. Sa modelo ng palit na video card. Ayan. Tapos nilagyan natin ang program. Kasi sira na yung chip dito. Dahil sa ganong nagiging issue kasi na sira siya. Malaking posibilidad na hindi gagana talaga. Hindi siya magdi-display dahil may problema ang BIOS. Ayan, so hindi ko pa naman siya natatry. Pero pangitain na yon na may problema talaga yung naunang ano niya, BIOS chip. So kailangan talaga siyang palitan. Pag ganun kasi na marami na ako na-encounter na mga kahit sa mga laptop na reflashing ng BIOS. Pa basta na ganun, nagkaroon na ng error, ayaw na niyang basahin. So pwede yung problem na may problema ang kanyang BIOS chip. So ayan ngayon, pinalitan na natin siya. Tinitesting natin siya kung sigurado ba tayong sira na. Ngayon, kung hindi pa rin siya gumana, wala pa rin itong display itong nire-refer natin na GPU. So, wala. Sira talaga ang GPU chip nito. Kasi may ano siya eh, may crack siya sa tagiliran. Yung pinakita ko sa inyo kanina. So, may crack siya eh.
Yung parang ano, matuklap. Konti lang naman, konting konti. Karampot na karampot. Palagay ng mishandle ng unang nag-repair. Tapos siguro baka na dot-dot niya. Tapos napansin natin kanina, may parang dinikit niya yata ng mighty band. Ayan, so never mind. So, hindi natin alam kung anong unang nangyari ito. Testing na natin siya. Testing muna natin para sure. So, punta muna tayo dito sa testing area. So, hindi ako basta-basta nag-ano ng BIOS eh. Hindi na tayo basta-basta nagpapalit ng BIOS. Hindi ako nagre-reprogram ng BIOS ng ganun-ganun na lang. Kung hindi naman niya yung ano. Kasi kung ganyan, kompleto nga voltages, saka lang papasok sa BIOS or any i-declare na GPU chip yung sira. Pag walang mga display, kompleto voltages, ganyan. So ngayon, testing natin siya. Kompleto na ba? Kung gagana ba siya o hindi. Okay, power on natin. Let's check kung ilaw yung numlock. Keyboard. Pero umilaw yata siya. Nagano siya. Wala yung red. Ayun, may display nga. Umilaw. Ayan. So, okay na. May display. So, BIOS nga lang talaga yung naging problema niya. Ito lang talaga yung naging issue niya. Simple. Ayan. So, okay na yung nire-repair natin. BIOS lang pala. Sira yung BIOS chip niya. So, hindi ko alam kung nag-ano sila, yung naunang nag-repair sa atin na nag-flash ng BIOS, kaya walang display, then palagay ng nasira, ganyan. Or talaga nasira na yung BIOS. So, ngayon, kaya wala pala siyang display, so BIOS yung problem. So, ngayon, nag-display niya siya. So, tingnan naman natin ngayon, saka natin i-run yung tester natin. Yung ating memory tester. Baka naman may problema kanyang VRAM. Kasi ano yan eh. 1.8 yung voltage. Kapag nagka-problema ang 1.8 niya, tatamaan niya si memory. Yun yung I think na ano, naisip ko. So, tingnan natin. So, restart muna natin to. F10, then enter. Okay, restart. So, try natin kung karan natin yung memory tester kung magiging good ba ang VRAM o hindi. Okay. So, may problema din yung GPU chip kaya naging karoon ng issue kasi directed yung 1.8 sa GPU chip. Ayan. Para may failed siya guys. May problema nga. Ayan. Kita nyo? So, may issue siya. May problema kanyang memory. So, yeah, right? So, yung gaya na sabi ko sa inyo. So, may problema siya, VRAM. Yun yung naging issue niya. Okay? Punta na tayo dito. Ayan. So, kailangan natin siyang i-reboot. Ayan. Reboot lang ang gagawin natin sa VRAM. So, tingnan natin kung anong sira. Wait lang guys ha. Edit ko lang yung ano. So, mali yata yung aking ano. Ano ba yun? Gagawin ko. So, re-read natin yung so, screen. So, display capture na lang tayo. So, ayan. Select natin ang display. So, dito tayo. Ayan. So, display capture. So, punta tayo sa punta tayo ng
Memory reader. Ayan. So, may error nga siya, guys. Error 33 ang error natin sa bank error 33. Okay? So, yan yung issue nating susolusyonan. Ayan. So, tapusin ko lang yan, guys. Rebuild ko lang itong bank na to para maging okay na yung ating GPU chip. Okay? Then, after nan, guys. So, marami naman akong video ng repairing ng ganito na nag-rebuild. Na mayroon na akong video na nag-rebuild eh. So, ang gawin na lang natin dito is hindi ko na ipakisama sa video yung rebuilding natin ng GPU chip para hindi na humaba yung ating video. Okay, guys? So, i-rebuild ko lang siya. Then, stress test na natin siya. Okay? Yun lang yung issue, automatic. Na kaya siya walang display, sira yung BIOS chip. Then, kaya nasira yung BIOS chip dahil sa VRAM issue. Pag ganyan kasi, guys, na nakita nyo na yung nasisira yung BIOS chip. Kasi yung ating 1.8 volts na BIOS supply is dumaan siya sa BIOS chip sa ilalim. Dumaan sa BIOS chip. Yung BIOS chip natin na may supply na 1.8 volts, yung 1.8 volts na yan ay dumaan sa ilalim ng GPU chip. Ayan. So, connected yan. Tapos yung GPU chip naman connected to VRAM. Ngayon, kung nagkaroon problema yung VRAM natin, so, ganun yung nagiging issue. Sana sa nagiging cause. Based lang yan sa ating experience. Ano, guys? Ayan. So, ituloy natin, guys. I-rebuild ko lang din. Stress test natin. Then, show ko sa inyo later. Okay? Ayan. So, ayan. Running na yung ating repair. Running on tester na. So, ayan siya, guys. Ayan. So, nakasala lang siya. Ni-repair natin. May Asus na 1050 Ti's. 4GB. Dual pan. So, running na siya in good condition. So, after rebuilding ng VRAM. Ayan. It's working na. Okay. So, I show memory testing. Testing natin. Ayan. Bali, it's run for minutes na siya. Ayan. 23 minutes. Pansin nyo, nakikita nyo. So, hirapan tayo sa mga focusing. So, 26 minutes na siya. So, hindi makita. Ayan. So, ito yung ating GPU. Ayan, mapansin nyo. Focus. Focus. Ayan siya, guys. So, 4GB, 4GB, DDR5, 44 pixel yung kanyang pixel fill rate. So, yan. So, yung ating GPU chip is GP107. 14mm. Okay. Nvidia, Asus, yung ating sa vendor. It's working fine lahat. Magana. Yan. So, yung sa ano naman natin. Sa ating sensor, temperature. So, yan siya. Okay naman, normally. So, GPU load natin is 99%. So, ang temperature natin, GPU temperature, maabot lang naman ng 67%. Ayan. So, okay naman siya. It's working fine. Okay? Ayan. So, ayan. Kaya ilang minutes na. Ito, hindi masyado makita, pero it's working naman. Maaya. Ayan. Kita na. 27 minutes. So, ayan siya. Okay na siya, guys. It's working fine. So, ito yung ating GPU. Ayan. So, Asus po ang brand. Ayan. So, ito po ay sinip sa atin. Galing siya ng Marabilis, Bataan. So, ayan. So, ang gamit natin is HDMI. Ayan. So, okay naman lahat ng port niya. It's working fine. So, wala naman problema. Ayan. So, gumagana na siya ng maayos. Ayan. So, salamat at working ang ating
repair na video card din. Happy yung ating, masaya yung ating customer. Dahil magagamit na muli niya ang kanyang GPU, then medyo malayo siya. Galing pa siya ng Bataan. Marabilis, Bataan. So far, hindi naman sayang yung kanyang pagpapadala sa atin para magpa-repair. So, bagamat galing na siya sa ibang repair station, makita naman natin, ayan. So, may history na siya ng repair. At least, sa atin naman ay kahit papano ay nagawa natin. Ayan. So, ayan. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sa mga bago pa lang sa ating channel, huwag kalimutang mag-subscribe. I-like na rin ninyo, then i-share. Then mag-comment lang po kayo kung may mga question po kayo. Okay? See you on the next video. Bye-bye.